Marami-rami na din akong nadaluhang kasal kahit nitong panahon ng pandemya. Ang bawat kasal ay may mga elemento na nagpapaalala sa akin ng mga eksena at aral na napakinggan noong kami kinasal. Isa sa madalas kong madinig at madalas ko din namang ipayo ay ang kahalagahan ng komunikasyon dahil napakahalaga nito sa anumang relasyon, lalong-lalo na sa mag-asawa. Nakapagtataka dahil kung nakakita ka ng nagliligawan, alam mo na isa sa pinakamadalas na gawin ay mag-usap. Pag-uusap na parang laging kulang ang oras. Abay, lalo na sa panahon natin ngayon na halos lahat ay gumagamit ng social media, madali nating ma-communicate ang ating mga saloobin. Minsan makikita natin ang walang humpay na kwentuhan, chat at video call. Pero bakit kaya kapag nag-asawa na, nagiging matipid na sa usapan? Yung dating nauubos ang oras sa pag-uusap, ngayon, tila naubusan na ng pag-uusapan. Bukod pa dyan, ang salita o ang hindi pagsasalita minsan ay nagiging isang armas para saktan ng kabiyak o ipaalam ang sama ng loob. Isa sa naalala kong payo ng isang marriage counselor namin noong bago kami ikasal ay linawin ang inaasahan sa iyong kabiyak. Dahil madalas daw ay naghuhulaan na lang. At kung hindi malinaw ay dadami ang tinatawag na unspoken expectations. Hindi naman pagiging demanding ang pagpapahayag ng inaasahan. Ang mga ito ay mahalaga upang malaman kung ano pa yung kulang. Sabi ng aming counselor, hindi manghuhula ang iyong asawa. Kaysa magtampo ka na magtampo sa mga inaasahan mo na tila hindi man lang naisip ng asawa mo, mas mainam na daw na ipahayag mo ito. Abay, totoo naman. Hindi nga ba't minsan may namumuuna pa lang sama ng panahon si Mrs. dahil sa mga ipapagawa sana sa mister na hindi man lang naisip ng mister na gawin. Bandang huli, kapag naipo na ang kasalanang hindi alintana, ay magkakagalit na lamang at ang mister ay magtatanong ng, ano ba ginawa ko? At syempre ang sagot, wala. Nagagalit ang kabiyak hindi dahil may ginawa, kundi dahil sa may hindi ginawa. Siguro naman kahit papano ay naranasan nyo na ito kung may asawa kayo o nasaksihan nyo ito sa iba. Bahagi ng paglago bilang mag-asawa ay ang ating pagiging komportable na masabi ang ating mga expectations. Hindi para idikta ang dapat gawin, kundi upang malaman ng ating kabiyak ang ating saloobin at kung ano ang dapat ikonsidera. Ang sabi ng Bible, madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Ang pagiging isa ng mag-asawa ay hindi lamang sa papel o sa marriage contract dapat makita. Ito ay katotohanang dapat nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. At siyempre, ang pagiging isa ay hindi lang sa pagitan ninyong mag-asawa dahil sa pag-aasawa, ang Diyos ay laging dapat kasama. Mas maraming magagawa at mas magiging healthy ang marriage kung ang komunikasyon at expectations ay maayos. Gamitin ng tama ang kakayahang magsalita at asa ka pa!